paano gumawa ng prawn crackers gamit lamang ang simpleng sangkap or ingredients. Okay, simulan na natin. Just prepare 200 grams prawn or hipon. Pwede siyang luto, pwede ding hilaw. Ibi-blend lang natin kasama yung 100 ml of water. Tapos lagyan na lang din natin ng seasoning. Yung seasoning, 3/4 tablespoon of salt, 2 tablespoon sugar, 1.5 chicken cubes, 1/4 tablespoon chili powder, and 2 tablespoon oil. Paghahalo-haloin na lang natin ang mga pangunahing sangkap or ingredients kasama ang mga spices at ibe-blend natin together. Ayan, tapos na. 1 to 2 minutes lang natin siya ibe-blend. In a separate bowl, I already prepared 300 grams of tapioca flour. At paghalo-haloin na lang natin. Sa pagmi-mix, pwede kang gumamit ng spatula o scraper o di kaya'y pwede mo siyang kamayin. Haluin mabuti para pantay ang lasa ng ating dough. At ilalagay na natin siya sa plastic para ma-steam na natin siya. Gumagamit ako nito ng disposable plastic kasi ito lang yung available sa akin. Kayo, pwede kayong gumamit ng lanira o di kaya'y molde o yung mga microwavable na plastic. Habang busy kayo sa paggawa ng dough, huwag kalimutan na ihanda ang pagpapakulo ng tubig. I-steam na natin yung gawa natin, guys, sa loob lamang ng 40 minutes to 1 hour. Yung steamer niyo, pwede kayong mag-improvise, mag-experiment o kahit anong bagay. Ang sa akin, ginamit kong pampatong is yung strainer. At huwag natin kalimutang takpan. After 1 hour, ayan, tapos na siya. Tanggalin nyo sa plastic. Malalaman yung luto na siya, guys, kasi malambot na siya at hindi na siya matigas sa ilalim. Ilagay na natin sa screen and let it rest for about 8 to 12 hours inside the fridge. Sa freezer, guys, para maging matigas siya. Ayan, tumigas na siya. Kailangan kasing ganito, guys, tumigas siya para maganda ang pagkahiwa or yung pag-slice na natin. Di tayo mahihirapan. Gumamit ako ng slicer machine pero pwede din kayong gumamit ng kutsilyo o di kaya cutter. Maraming paraan, guys, para kayong mag-slice or maghiwa. Walang problema kung wala kayong machine sa bahay. Sa size ng inyong cracker, dipindi na yun sa inyo kung gaano kanipis or gaano kakapal. Ang sa akin naman is 3mm lang kasi mas madali siyang matuyo pag ibilad na natin sa araw. Ayan, tapos ka na ang hiwain lahat. Ilalagay ko na siya sa tray. Para ready na to ibilad sa araw. Mga 6 to 8 hours lang yung pagpapatuyo natin dito, dipindi sa init ng panahon. Very important reminder, kung mahangin sa labas or mahangin ang panahon, huwag niyong kalimutan patungan ito ng screen or net or yung mosquitero. Ayan, after 8 hours, tuyong-tuyo na siya, super dry na. Pwede na natin itong lutuin. Malalaman natin pag tuyong-tuyo na yung crackers natin sa pamamagitan ng ganito. I-check lang natin yung sounds.
Umpisahan na natin yung pagluluto. Nakahanda na yung mantika. Ayan, umalsa siya. Dito ako sa dirty kitchen namin nagluluto, kaya hayaan nyo na guys kung medyo makalat at mukhang dirty. Kasi nga, dirty kitchen. Medium heat lang yung apoy natin para hindi masunog yung crackers. Sa akin naman, di ko na-control yung apoy, kaya maraming sunog na crackers. Di ko na perfect yung pagkaluto. Sana nagustuhan nyo ang video na to. Gagawa pa tayo ng ibang recipe sa susunod na video. Kung meron kayong suggestion, isulat nyo lang sa comment section. Huwag nyo kalimutang i-like o i-share ang video na to. Sa mga di pa nakasubscribe, subscribe na kayo sa channel ko guys at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para lagi kayong ma-notify pag meron akong bagong upload na video. Maraming salamat! Goodbye!